masama ng loob namin kung bakit nagkaganito, bakit umabot sa ganito. Kaya lang, sabi nga, anuman ang gawin namin, siyempre yung patakaran ng gobyerno ang masusunod. Sila ang nakaalam niyan. Ang amin lang, sana yung aming apila na pagbigyan. Kaya lang, ala eh, yun ang desisyon na nila yan eh. Desisyon na ng Pangulo yan, ng mga nang nasa IATF. Dahil sila yung nag-analisa kung ano ang dapat. O siguro nga, talagang masakit para sa amin, pero kailangan tanggapin, andyan na yan. So yung two-hour assessment dun sa ibinigay sa atin, no, iniatang sa atin na responsibilidad na makita na walang pagtitipon para dito sa kapistahan ng Pung Nazareno dahil nga sa pag-spike ng COVID cases natin ay nagawa naman ng ating kapulisan na makikita nyo naman sa buong kapaligiran ng Quiapo Church na wala talagang pumunta rito sa immediate vicinity nitong Quiapo Church, no? So effective yung inilatag ng ating kapulisan para doon sa in accordance doon sa IATF resolution. Now, marami pa rin tayong nakikita na gusto pa rin makatanaw, makalapit sa ating simbahan. But again, yung mga control points natin na inilatag ay agad-agad naaagapan itong mga tao na ito. Alam ko po ay masama ang loob nila, marami ang nadismaya. Kaya kami po ay humihingi ng pangunawa, paumanhin sa ating mga kapulisan. Kaso sabi ko nga, mas isaalang-alang natin ang kalusugan, ang kapakanan ng mas nakakarami. Ayaw natin na maging contributory factor yung aktibidades ng kapistahan ng Nazareno doon sa pagtaas ng COVID. Kaya natin ito iginagawa. Limited capacity na simbahan. Ano bang protocol nung nakaraan? Yung protocol naman nung nakaraan, face mask, face shield, social distancing. Yun lang naman ang ano eh. Then after mong magsimba, alis ka na eh. Siyempre, yun kahit paano, naunawaan namin. Siyempre, pandemic eh. Pero ngayon, ang malaking pagkakaiba, may bakuna tayo ngayon eh. Ang inaano lang sana, kahit na naghigpe, naunawaan naman natin ang ano nila eh, para sa kaligtasan ng lahat. Kaya lang, at least, binigyan ng pagkakataon, at least kahit limited capacity, binawasan na lang. Eh ngayon, totally sinarado. Kaya sa amin, masama talaga ang loob. Kaya lang, wala naman kaming magagawa kundi sumunod. Siyempre kami bilang deboto sa Nazareno, hindi kami sanay ng ganito. Kalsada ng mga sinara. Okay, tuloy-tuloy pa rin yung ispagsara natin ng kalsada kasi po kung hindi natin gagawin 'yon, lahat 'yan magpupuntahan dito, hindi na natin mapipigilan yung alam niyo naman po kung gaano karami ang mga tao sa kapistahan ng Pung Nazareno. Pag 'yan binuksan natin 'yan, talagang hindi na natin mapipigilan 'yan. Talagang magdadagsaan 'yan. Ulit yung pakiusap natin sa ating mga deboto, sa ating mga nananampalataya sa gustong pumunta ng simbahan ng Quiapo. Ulit, nakikiusap kami, huwag na po natin pang ipilit pumunta rito. Nakikiusap kami na sana po manatili na lang tayo sa bahay at sabayan yung online mass. Yun lang po ang magagawa natin sa ngayon. Alam ko, masama ang loob nyo, but we have to consider natin yung ating layunin na hindi tayo contributory factor doon sa problema na kinakaharap ng ating bansa sa ngayon.